Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah tafsir. At nandun pa rin tayo sa ano, sa Suratul Alaq. At tatalakay na natin yung unang limang ayah ng Suratul Alaq. At ito yung limang unang aya din na ipinahayag sa Quran. At ang naunang lima na yon ay pawang tumatalakay sa kainaman ng kaalaman. Kainaman ng kaalaman at ang karangalan ng tao ay nakasalalay nga sa kanyang kaalaman. Na mas maalam ang tao, nagiging mas marangal siya. Itong tunay na sukatan ng karangalan. Kumbaga, mas mainam pa ito na sukatan kaysa sa yaman, kagwapuhan o ano ba man. Kaalaman. Pero siyempre, hindi yung kaalaman lang na kinakabisado. Kaalaman ito na nauunawaan ng tama, kaalaman na isinasabuhay, kaalaman na nagtitiis ang tao rito, at kaalaman na inaanyayahan ng tao ang iba patungo rito. So lahat ng lima na yon na aya ay puro tungkol sa kaalaman. Ngayon yung natitirang mga aya ay pawang tungkol sa mga hindi mananampalataya. At especially mentioned dito si Abu Jahal. Hindi binanggit yung pangalan niya, pero yung mga aya dito sa bandang huli ay tumutukoy kay Abu Jahal. Sa ika-6 na aya, Kalla innal insana liyatagha. Hindi, tunay na ang tao ay layatga. Yung taga, sa Arabic, ito ay sa kahulugan ng lumalampas sa hangganan. Ang tao ay lumalampas sa hangganan ni Allah, ang tao ay sumusuway at iba pang katulad nito. So, si Allah, siya ay nagpapabatid na itinuturing niya na napakasama yung tao na kinikilala niya ang kanyang sarili na walang pangangailangan. Na itong tao na ito na layatga, na inilarawan ni Allah, na lumalampas sa hangganan, inilarawan ito ni Allah sa pagkakaroon din nito ng katangian sa sumunod na aya, an ra'ahu stagna. Ang tao na ito na sumusuway kay Allah, lumalampas sa mga hangganan ni Allah, hindi na nanampalataya kay Allah, ginagawa niya yun kasi inaakala niya na siya ay walang pangangailangan. Inaakala niya na siya ay walang pangangailangan. Samantalang yung tao, lahat ng bagay na pinakikinabangan niya dito sa mundo ay nanggagaling naman kay Allah. Si Allah ang Ar-Rahman. Nang kahulugan ng Ar-Rahman, ito ay ang kanyang pagiging maawain o mahabagin sa pangkalahatan ng mga nilikha, kahit sa mga hindi mananampalataya. Siya ang Ar-Rahman. Samantalang Ar-Rahim, ito ay ang pagiging maawain ni Allah, especially sa mga mananampalataya, lalong-lalo na sa araw ng paghuhukom sa kabilang buhay. Pero dito sa mundo, kahit yung kuffar, pinakamatinding kuffar, binibigyan ni Allah ng hangin, ng tubig, ng iba't ibang mga biyaya. Pero nga sa kabila nito, kinikilala ng tao yung kanyang sarili, ng mga kuffar, ang kanilang mga sarili na walang pangangailangan. Lalong-lalo na sa Panginoon. Kaya nga ngayon, yung atheism, yung paniniwala na itinatanggi ng mga tao na mayroong Panginoon na tagapaglikha, bago lang yan na ideolohiya. At yan ay nagpapakita ng kasagsagan na ng kasamaan ng mga tao na itinatanggi nila na umiira lang isang Panginoon na tagapagtustos, tagapamahala, tagapagmay-ari, at kumbaga, tagapaglikha. Tinatanggi nila lahat yun. Yung mga atheists, sinasabi nila na ang buhay daw sa mundo ay umiral na lang, basta-basta, nang walang tagapaglikha. Pero hindi totoo yun. Yun ay malaking kasinungalingan. Ang mga atheists, wala silang
batayan sa kanilang mga paniniwala liban na lamang sa pagtanggi na meron ngang tagapaglikha. Kasi kung totoo yung sinasabi nila na maaring lilitaw ang buhay ng walang tagapaglikha, eh bakit walang bagong nilikha na lumilitaw kung randomly nangyayari yung mga bagay-bagay? Sinasabi nila yung tao raw nag-evolve mula sa unggoy, eh bakit may unggoy pa rin hanggang ngayon? Bakit yung unggoy, unggoy pa rin? Bakit wala pa rin lumilitaw na bagong tao na nagmula sa unggoy? Diba? Eh yung mga tao, ilang taon nang umiiral ang mga sibilisasyon ng mga tao na nagtatala ng kasaysayan. Sabihin natin 10,000 years ng mula nang nagsimulang magkaroon ng mga sibilisasyon. Pero bakit yung unggoy, unggoy pa rin hanggang ngayon at hindi naman nagiging tao? Kung totoo yung evolution. Ngayon, ikakatwiran nila. Yung evolution, milyong taon yung kinailangan doon. Milyong taon. Yun nga, milyong taon. Pero ibig sabihin nun, kung dahan-dahan nangyari yun sa loob ng 1,000,000 taon, di kahit papano sa loob ng 10,000 taon, merong pagbabago sa mga unggoy. Diba? Di sana may unggoy na ngayon na nagmamartilyo. O nakaimbento ng iba-ibang gamit, yung basic na gamit ng tao. Pero wala eh, ganun pa rin, unggoy pa rin sila. Ibig sabihin, ang tao ay nalikha independently mula sa iba pang mga nilikha ni Allah. Hindi tayo nagmula sa unggoy o ano pa mang katulad ng sinasabi nila. So nga, kalla innal insana layatga, hindi, bagkos ang tao ay lumalampas sa hangganan. Yung hindi rito, yung kalla, may kinalaman ito dun sa naunang 5 aya. So parang di ba yung 5 aya puro tungkol sa kaalaman. Tapos dinugtong dito ni Allah, pero hindi. Kumbaga, yung mga ito na tumatanggi na maging marangal, sila ay sumusuway kay Allah, lumalampas sa hangganan dahil nakikita nila ang kanilang mga sarili na walang pangangailangan. Pero nga, pinabubulaanan ito ni Allah. Yung kanilang paniniwala na wala silang pangangailangan, sabi ni Allah doon sa 8 aya, inna ila rabbika ruja'a, tunay na patungo sa iyong Panginoon ang pagbabalik ng lahat. Pati sila na hindi kumikilala sa Panginoon. Pati sila na mga nagmamalaki, pati sila na mga nag-aakala na wala silang pangangailangan, lahat sila ay magbabalik kay Allah. Kapag bumalik sila kay Allah, hahatulan sila ni Allah at makakamit nila mula kay Allah ang anumang karapat-dapat sa kanila na parusa. At itong sumunod na mga aya, mula doon sa pangsyam hanggang sa pang-19, puro na ito si Abu Jahal. Puro na ito si Abu Jahal. So doon sa aya number 9, Ara'ayta alladhi yanha, nakita mo ba yaong tao na pumipigil, abadan ida salla, pumipigil sa alipin ni Allah kapag ito ay nagsasala? So si Abu Jahal, ilang beses siyang naulat na naminsala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang siya ay nagsasala. Okay, naroon na yung sinakal, kumbaga yung, o yun nga, parang ganun, sinakal niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naroon na yung talagang binugbog na nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinaktan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at iba pang mga pagkakataon. Kung hindi man si Abu Jahal ang namiminsala, inutusan niyang iba na pinsalain si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya especially mentioned talaga dito si Abu Jahal. At liban pa rito, si Abu Jahal ang pinuno ng Quraysh sa panahon na ito. Kaya nga namang pinsala na dumarating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Quraysh, merong basbas ni Abu Jahal. Merong basbas ni Abu Jahal. So nga, ara'ayta alladhi yanha abadan idha salla, nakikita mo ba yaong nagbabawal sa alipin ni Allah kapag ito ay nagdarasal? Na si Abu Jahal nga, sinasaktan niya o pinagbabantaan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kaya inuutusan niyang iba o kinukonsinti niyang iba na maminsala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si karugtong nito doon sa pang-11 na aya, ara'ayta in kana alal huda, nakikita mo ba kung siya lamang sana ay nasa gabay? O amara bit taqwa,
o kaya ay nag-utos ng pagkamatuwid. So, sinasabi rito ni Allah, sa halip na pipinsalain ni Abu Jahal, ang alipin ni Allah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuwing ito'y nagsasala, sana ito ay nangaral na lamang ng kabanalan dahil siya ay nasa gabay. Dahil siya ay nasa gabay. At karugtong nito sinabi ni Allah, Araita in kana lil huda aw amara bit taqwa alam ya'lam bi anna Allah yara. Hindi ba niya nalalaman o hindi ba niya nalaman na nakikita ni Allah yung kanyang mga ginagawa, yung kanyang mga sinasabi at yung kanyang mga pakana laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syempre, kumbaga ito ay rhetorical question ni Allah. So na sa pamagitan ng statement na ito, nagbababala si Allah na hindi niya alam o itinatanggi niya na alam ni Allah na nakikita siya ni Allah. Kumbaga, hindi niya kinikilala na nakikita siya ni Allah. Pero totoong nakikita siya ni Allah at pananagutin siya ni Allah sa kanyang mga ginawa. Pananagutin siya ni Allah sa kanyang mga ginawa. At doon sa sumunod na ayah, sa number 15, sa verse 15. Sa 14 nga, alam niya alam bi anna Allah yara. Hindi ba niya lalaman na nakikita siya ni Allah? Kalla, la illam yantahi lanasfa'an bin nasiya. At hindi nga, katulad kanina doon sa kalla, doon sa pang-anim na ayah, pero hindi. Ibig sabihin, hindi siya sumunod sa gabay, at hindi rin siya nangaral ng pagkamatuwid. Na kung hindi siya titigil sa kanyang ginagawa, kalla la illam yantahi, kung hindi siya titigil, lanaspaan bin nasiya, kukunin namin siya, kumbaga hahatakin namin siya, at susunugin ang harapan ng kanyang noo. Susunugin ang harapan ng kanyang noo. At yung noo na tinutukoy dito, ang marami sa mga mangangaral ngayon, kumbaga, natalakay natin yung tungkol sa scientific miracles. So sinasabi nila na ang pagtukoy ni Allah specifically doon sa noo ni Abu Jahal na siyang susunugin o kaya ay hahatakin siya sa pamagitan ng kanyang noo, yung lugar ng utak kung saan siya nagdedesisyon. Kung saan siya nagdedesisyon. At inilarawan pa rito sa susunod na ayat doon sa number 16, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ang kanyang noo na makasalanan at sinungaling. Na doon din sa bahagi na yon ng utak malapit sa noo, nabubuo ng tao yung pagsisinungaling. At yung paggawa ng kasalanan. Doon nga siya kasi nagdedesisyon. At ang pagsisinungaling ng tao, ito ay conscious na gawain. Walang tao na unconsciously nakakapagsinungaling. Conscious palagi ang pagsisinungaling. Kaya nga merong ano, diba, yung lie detector test. Kasi conscious na ginagawa ng tao yung pagsisinungaling. Makikita ng sa lie detector na effortlessly magsasalita yung tao ng katotohanan, pero kapag siya ay nagsisinungaling, merong stress. Kumbaga nai-stress o nagkakaroon ng mas malakas na activity ang utak ng tao na nagsisinungaling. Kaya yung sinungaling, walang kapanatagan yun. Yung sinungaling, yung mandurugas o ano pa mang uri ng panlalamang sa kapwa, wala yung kapanatagan. Kumbaga kung ano na lang yun eh, yung para ma-satisfy na lang siya sa kanyang kalokohan, ay pinangangatawanan na lang din niya yung kanyang kasamaan sa pamagitan ng pag-aasta na o pag-justify doon sa kanyang mga ginagawa na kasamaan. Kumbaga, sinasabi niya o pinapaniwala niya yung sarili niya, entitled siya magnakaw kasi siya ay pinagkaitan
o kaya entitled siya na magsinungaling dahil wala rin namang maniniwala sa kanyo, magsasabi siya ng totoo. At iba't iba pang mga bagay na ganito. Kaya nga yung konsepto ng konsensya, yun nga, may kinalaman yun sa ano din, sa ano, sa utak, sa mind ng tao. Hindi lang emotional ang konteksto o konsepto ng konsensya. May kinalaman din ito sa isip ng tao dahil yung isip ng tao, yun nga, nasa utak at meron kinalaman yung bahagi ng utak malapit sa noo sa kanyang mga desisyon kung siya ba ay gagawa ng tama o mali. So nga, lanas paam bin nasaya, na ito nga ay susunugin daw sa isa sa mga tafsir, susunugin, at nababanggit nga dito na susunugin ito, nagagawin itong maitim sa araw ng paghuhukom. Maitim, syempre, na may kinalaman din ito sa pagiging maitim ng puso, na sa araw ng paghuhukom, maharap ang mga makasalanan na maitim ang kanilang puso dahil sa kasalanan at maitim din ang kanilang mga noo dahil sa kasalanan at pagsisinungaling at iba't iba pang kawalang pananampalataya. Ngayon nga, kung hindi siya titigil, susunugin ang kanyang noo. Ang kanyang noo na sinungaling at makasalanan. At sumunod na aya, sa number 17, falyaduunadiya. So hinahamon ni Allah si Abu Jahal sa pamagitan ng aya na ito. Falyaduu, third person ito. Pero ito ay nasa konsepto sa grammar, ito ay pautos. Parang sinasabi ni Allah, sige, tawagin niya yung kanyang mga kakampi. Nadia, tawagin niya yung kanyang mga kakampi. Yung nadi rito, nadi, kumbaga ito yung ano, yung konseho ng Quraysh na tinutukoy, pero generally tinutukoy dito yung lahat ng kanyang mga kakampi. Lahat ng kanyang sundalo, lahat ng kanyang utusan, tawagin na niya lahat-lahat. Hinahamon siya ni Allah. Hinahamon siya ni Allah. Falyadu'u nadiya. At anong ipantatapat ni Allah kay Abu Jahal at sa kanyang mga kasama? Sanadu'uz zabaniya. Tawagin niya lahat ng kanyang mga kakampi at tatawagin naman namin ang mga anghel ng impyerno. Tatawagin naman namin ang mga anghel ng impyerno. At syempre, ito na rin yung nakita ni Abu Jahal doon sa isang hadith na pipinsalain niya sana si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero nga nakakita siya sa pagitan niya at pagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng hukay at mga pakpak at apoy. So yung nakita niya doon ay mismong yung anghel na ng impyerno. At sa iba pang pagkakataon, yung katulad ng nangyari doon kay Uqba bin Abi Mu'it na nakakita siya ng dambuhalang kamelyo nang sasaktan niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinasabi sa tafsir, yun naman ay si Jibril alayhis salam. So, kumbaga, pinapakita pa lang doon, patikim pa lang yun kung ano ang magiging paghaharap ni Abu Jahal at ng mga kuffar ng Quraysh sa mga anghel. Kung doon pa lang, nakita pa lang nila yung mga anghel, natakot na sila, paano pa kaya kapag naroon na sila sa mismong impyerno, na yung mga anghel lang nagbabantay dito. At si Allah ay nag-uutos sa kanila na magparusa sa mga hindi mananampalataya. Ngayon doon sa naiulat ni Imam al-Bukhari, na sinabi ni Abu Jahal na aapakan daw niya sa leeg si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in fa'ala la akhadathul malaika. Kung gagawin man niya ito ay tiyak na kukunin siya ng mga anghel, at maaring ang mga anghel na ito na tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun na rin yung zabaniya, yung mga anghel ng impyerno. Again din inuulat sa iba pang hadith ni Imam Ahmad at Imam At-Tirmidhi na nang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nandoon daw sa Maqam Ibrahim, sinabi raw ni Abu Jahal,
kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ba't pinagbawalan na kita na magsala dito? At yun nga, kumbaga nagmalaki pa si Abu Jahal. Nagmalaki pa si Abu Jahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil kumbaga nagpakita na rin ng galit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Jahal. Kasi relihiyon na yung inaapakan dito. Kay relihiyon na yung nakasalalay. So nagalit dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin pwede magalit. Okay? Pwedeng magalit. Kasi nga yung lagi kong sinasabi sa inyo, yung hadith, lalatagdab, ang konteksto nun, nagpapayo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang tao na nanghingi sa kanya ng payo. At yung tao na yun, magagalitin. Kaya yun ang ipinayo sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatlong ulit, huwag kang magagalit. Pero hindi ibig sabihin na bawal magalit. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagagalit. Si Musa alayhis salam nagagalit. Si Ibrahim alayhis salam nagagalit. Lahat sila nagagalit. Yung mahilig mag-interpret nito na bawal magalit, yun yung mga tao na ano, mahilig manggalit. Para pag ginago nila tayo, hindi tayo magagalit sa kanila. Yun ang pangingilagan ninyong mga tao. Yung ultimo hadith o ayah, pinapakialaman nila ang kahulugan para manipulahin nila kayo. So maraming ganyan, yung mga narcissist, mga nagpapakilalang banal, mga dominante para sa kanilang personal lang na kapakanan. Maraming ganyan, kahit sa da'wa. Maraming ganyan. Eh, mas marami nga yata sa da'wa kasi sa da'wa nangangailangan ng ano, nangangailangan ng confidence, nangangailangan ng lakas ng loob. Kaya yung lahat ng walang hiya, natitipon din sa mga Islamic center. Natitipon din sila sa da'wa. Lalong-lalo na ngayon, may Facebook. Kahit walang ano eh, walang alam, basta malakas ang loob, sisikat. Basta malakas ang loob at makapal ang mukha. So, nagalit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung sinabi sa kanya ni Abu Jahal, ano ba ang ipangtatapat mo sa akin? So, parang sinasabi ni Abu Jahal, ano bang ipangtatapat mo sa akin? At yun na nga yung kinatatakutan ni Abu Talib, na yung pagtutulungan sila ng Quraysh, kasi alam ng Quraysh na kayang-kaya rin nila ang Banu Hashim kung pagtutulungan nila. Pero nga, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dahil dito binaba ni Allah itong aya na ito. Ito yung sababun nuzul ng aya na ito. Tawagin ni Abu Jahal yung kanyang mga kakampi at tatawagin naman ni Allah yung mga anghel ng impyerno. Tatawagin naman ni Allah yung mga anghel ng impyerno. At yung nga, karugtong dito sinabi sa tafsir na yun nga, kung natuloy yung pagbabanta ni Abu Jahal, napapaligiran niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga susugurin nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pagkakataon na yon ay tatawagin ni Allah ang mga anghel ng impyerno. Pero syempre, may hikma sa bawat pinsala na tinanggap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merong hikma, merong wisdom kung bakit pinahintulutan ni Allah na mapinsala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero may mga piling pagkakataon ay pinakita yung pangangalaga ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun din sa iba pang pagkakataon, yun nga, nagbanta muli si Abu Jahal na babalutin daw niya ng alikabok yung mukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun nga, ang plano niya, isusubsob niya yung mukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yung nangyari nga, nung lalapit pa lang siya ay nakakita na siya ng hukay sa pagitan niya at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at napaatras siya na tinatakpan ng kanyang mukha. So meron daw apoy, meron daw hukay na merong apoy sa pagitan niya at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nakakita siya doon ng mga pakpak. Sinabi nga, laudana minni laktafatathu almalaikatu odwan-odwan. Na kung lalapit pa siya ay hinablot na siya ng mga anghel ng pirapiraso. Kumbaga, pirapirasohin siya ng mga anghel. Hilain yung kanyang kamay, hilain yung kanyang paa. At
Kumbaga, papatayin siya talaga ng mga anghel. Papatayin siya ng mga anghel. Ngayon nga, itong mga ayan na ito, lahat ng ito ay tumutukoy kay Abu Jahal. Lahat ng ito ay tumutukoy kay Abu Jahal. At nga bandang huli, sa dulo ng surah na ito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kalla la tuti'hu. Hindi, huwag mo siyang susundin. Kasi nga diba, pinagbabawalan siya ni Abu Jahal na magsala sa Kaaba. Sabi ni Allah, huwag mo siyang susundin. At yung dulo na aya, wasjud waqtarib. Ikaw ay magpatira pa at magpalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dito nga sa dulo ng aya na ito ay merong ano? Sujud at tilawa. At ito ay kumbaga isa sa mga sinasabi ng mga scholar, marapat na lugar ng sujud at tilawa. Kasi nga tinukoy talaga rito ang utos ni Allah na magsujud. At sa pagsasabi dito ni Allah, wasjud waqtarib, ang sujud kasi ito na yung posisyon ng tao na pinakamalapit siya kay Allah, kumbaga. Katulad na babanggit doon sa iniulat ni Imam Muslim, akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Fa'aktiru ad-dua. Ang lugar na pinakamalapit ang tao sa kanyang Panginoon ay kapag siya ay nakapatira pa. Kaya paramihin ninyo ang dua habang kayo ay nakapatira pa. Okay, paramihin ninyo ang dua. Pero syempre tinutukoy dito, halimbawa kung mag-isa ka nagsasala, di pahabain mo yung sujud mo. Pahabain mo ang iyong sujud. Pero kung nagsasala ka sa likod ng imam, alam nga naman magpapaiwan ka. Kapag tumayo ang imam, tumayo ka na hindi nagpapaiwan ka pa. Banal-banalan. Na para makita ng mga tao na matagal kang magsujud. Kung ayaw mo lang din naman sumunod sa imam, magsala ka na lang mag-isa. Kasi yun ay nagiging paglabag din, yung hindi sumusunod yung tao sa imam. Kaya mangyayari din syempre, uso yan sa mga ni banal-banalan, yung matagal yung huling sujud, yung pinapatagal nila yung huling sujud, walang dalil yun. Ang sujud lahat, pantay-pantay ang haba. Unang sujud, pangalawang sujud, hanggang sa dulong sujud, pantay-pantay ang haba. So magdua ka, kung gusto magdua, magdua ka sa kumbaga kahit saan, kahit sa alin sa mga sujud, at hindi lang para sa dulong sujud. Okay? Ang lahat ng sujud ay lugar para sa dua, hindi lang yung kahuli-hulihan. Yung lahat ng nakilala kong matagal magsujud sa dulo, puro kupal. Kasi yun yung ano, banal-banalan expression nila ng pagpapakabanal. Yung pinapatagal nila yung huling sujud, magtataslim na yung imam, saka lang sila tatayo sa sujud para magtashahud, tapos sahabol sila ng taslim. So walang ganun. Ang imam sinusunod. Kung gusto mo mahaba yung ano, yung sujud mo, kumbaga, pwede mo rin yung gawin sa sunnah na sala. Pero sa mga sujud, dapat ano ito, mas mainam na ang mga ito ay pare-pareho ng haba, insyaallah. At lahat ng ito, ng mga ayan na ito, kumbaga sa Suratul Alaq, lahat ay ipinahayag sa Makkah. Nauna lang ipinahayag yung lima, pero yung natitira, pare-pareho yun na ipinahayag sa Makkah hanggang sa kahuli-hulihan. Alhamdulillah. So dito yung dulo ng Suratul Alaq. Alhamdulillah. So isunod natin na matatalakay na yung Suratul Tin. InsyaAllah. So tutuloy natin to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.